At sa ating pagpatuloy tayo idadako na po sa pakinig ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved brother Randel. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Hallelujah. Pagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpala po ng Inong Yesus. Sa unang dalangin po ng aming beloved, Honorable Pastor Evangelist Will De Almeida, salamat pong marami sa dakilang pribilehyo na kami narito, malayang magpupuri, magpasalamat sa iyo, Diyos, sa iyong pag-iingat sa amin. Muli narito kami, O Diyos, dumadalangin, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pagpalain mo kami pag-aaraling banal salita, O Diyos. Alisin niyo po ng mga adlang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo ay makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Purihin natin dakilang Diyos, una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, paglulhati, pagparangal ay tanging sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen. At tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang sa tao ng Diyos at our beloved Honorable Evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida. At pag-alala po sa mga gintong aral at turo ng ating minamahal, ginagalang na Stand Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng ganyang beloved children, at sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng mga kapatiran, magandang gabi sa lahat. Praise the Lord. Tayo po'y magbukas ng ating banal na kasulatan. Praise the Lord. Kindly open your Bible, mga minamahal, from the book of Hebrew chapter 4, chapter 12, verse 14. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 14. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen. Hebrew Hanon, Kabanatan 12, ang talatay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakita sa Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So sa gabing ito, mga minamahal, ating mga talakayin, mga minamahal, ang salita ng Diyos patungkol sa tinatawag na qualifications. Mga minamahal, qualification for the rapture. Everybody say amen. So tayo pong lahat mga kapatid ay gusto nating makasama sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, yung tinatawag na rapture. So malimit nating napapakinggan sa mga pangangaral ngayon, maging sa mga television, maging mga minamahal sa lahat ng gawain, pinag-usapan na tinatawag na rapture. Everybody amen. So mga minamahal, ito'y mangyayari, mga minamahal, at ang sabi po ng Biblia, hindi magluluwat. Everybody amen. So, pag-aralan natin yung tinatawag na qualification for the rapture. Ano po yung mga kwalipikado na pagbabalik ng mahal na Panginoon? Ito'y napakalaga. Everybody amen. Halimbawa, kung ikay pupunta sa bansang Amerika, merong mga tinatawag na requirements. Everybody amen. Mga kinakailangan ni mong gawin, i-produce, mga minamahal, para ikaw ay maging kwalipikado, mabigyan ng visa papuntang Amerika. Gayun din sa bansang Canada, sa bansang Australia, sa patibang bansa, meron silang mga requirements. Everybody amen. So ang ating pag-uusapan ngayon, hindi yung ibang bansa, kung hindi, yung rapture. Everybody amen. Yung pinakamalagang bagay na dapat nating maintindihan. Everybody amen. Mga minamahal, sa ipon ng Biblia, what are the qualifications for the rapture? Sa ating nabasa sa Hebrew chapter 12, verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Everybody amen. So kinakailangan yung tinatawag na holiness. Holiness is being separated from sin. Amen. And being set apart for God. Ang holiness, ito po ay paghihiwalay sa kasalanan, at ang iyong buhay ay para na sa Diyos. Everybody amen. So ito po, ang ulitin ko po, holiness is being separated from sin and being set apart for God.
Itong ginagawa natin ngayon, ito'y tinatawag na holiness. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo nagpupuyat sa ayawan, sa disco, sa inuman, ebersiman. Kundi tayo nagpupuyat ngayon sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Being separate from sin and being set apart for God. Ibig sabihin, ang buhay natin ay para na sa mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, without holiness, no man shall see the Lord. Ang taong walang kabanalan ay hindi makikita niya ang Diyos. Ano po yung kabanalan? Being separated from sin and being set apart for God, and it is to be close to God. Ever see, amen? Close ka sa Diyos. Close ka, ikaw mismo ngayon. Close ka ba sa Diyos? Close ka ba sa mahal na Panginoon? Ibig sabihin, close to God. Malapit ka sa Diyos. Ever see, amen? Pag sinabing malapit ka sa Diyos, close mong Diyos, ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Ever see, amen? Yun ang ibig sabihin ng close to God. Ibig sabihin, ginagawa mo ang utos ng Diyos. Another thing, mga minamahal, to be like Him. To be like Him, kagaya ng Diyos. Ibig sabihin, kagaya ka ng Diyos sa pag-iisip, sa gawa, sa salita, ever see, amen? Yun ang sinasabi ng to be like Him. And, mga minamahal, and seek His presence. Inahanap mo ang presensya ng Diyos. Ever see, amen? Ang taong mahanap sa presensya ng Diyos, yung taong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Yung mga tao nga malapit sa presensya ng Diyos, yung mga tao, mga minamahal, ang kanilang buhay ay nasa patnubay ng ating mahal na Panginoon. You seek the presence of God. Kagaya ng ganitong pagpupuri natin, inahanap natin ang presensya ng Diyos. Ever see, amen? Alam ko po, ang iba sa inyo ay galing sa trabaho at pagod ng inyong physical na pangangatawan. Sabalit narito tayo, inahanap natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? Yun po yung bibig sabihin ng holy o holiness, mga minamahal. To seek His presence, mga minamahal. At ang sa ibon ng Biblia, righteousness and fellowship with all our hearts. Ever see, amen? Righteousness, katwiran, and fellowship with all our hearts. Buong puso tayo narito, mga minamahal, inaalay natin ang ating buhay para hanapin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? At ang sabi po ng Biblia, and fellowship, mga minamahal, with all our hearts. Above all, mga things, mga minamahal, holiness is God's priority for His followers. Ito po ang prioridad ng Diyos para sa Kanyang mga tagasunod. So kinakailangan natin ang holiness para maging kwalipikado tayo sa tinatawag na rapture for the church. Ever see, amen? Para kung babalik ang mahal na Panginoon, ikaw ay ready. Another thing, ano pong qualification? Sabi po ng Biblia, if any man be in Christ, ever see, amen? Ang tao na kay Kristo, hindi pinag-uusapan anong reliyon mo meron ka. Walang kwenta ang reliyon. Ever see, amen? Ibig sabihin, hindi tayo maliligtas kung ikay membro ng reliyon. Ang sabi po ng Biblia, if anyone be in Christ, so ang tao kailangan na kay Kristo. Ever see, amen? Na kay Kristo, hindi sa reliyon. Dahil pagdating ng araw, walang reliyon na makapagliligtas sa tao. Ang makapagliligtas sa atin kung tayo po'y na kay Kristo. Ever see, amen? If any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Ang tao mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang mga bagay na dati lumipas na, ngayon siya ay naging bago. Ever see, amen? So ito po ang kinakailangan para maging qualification o maging kwalipikado tayo sa rapture. Una, be holy. Sabi po ng Biblia, be holy for I am holy. Be holy in all manner of conversation. Ever see, amen? Maging banal tayo sa lahat ng ating mga panggawi. Sa Bisaya pa, amen. Ibig sabihin, mga kapatid, maging banal. Pangalawa, be in Christ from the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kindly.
From the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Ikalawang Korinto, kabanatang 5, ang talatang 17. Kaya to ang sinuman ay na kay Kristo, sa'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At sabi po ng banal na kasulatan sa ating nabasa, if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. So kinakailangan be in Christ, mga minamahal, tayo po'y maging kagaya ni Kristo. Be like Him. At ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi po ng Biblia, be worthy. Luke chapter 21 verse 36. From the book of Luke, chapter 21, verse 26. 36. Verse 36. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Amen. Lucas, kabanatang 21, talatay 36. Darapat mga puyat kayo sa bawat panahon na mga deciding upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito sa mga nangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Amen. Palapakan po natin ng malakas ang salita ng Diyos. Praise the Lord. So watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape. Amen. So kinakailangan be worthy. Maging karapat dapat tayong nakamakatakas. Sabi po ng Biblia, be worthy. Ibig sabihin, walk worthy before God. Ever see, amen? Lumakad tayong nararapat sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Lumakad kang ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon para hindi sayang ang ating paglilingkod na ito. Ever see, amen? Sabi po ng Biblia, watch ye therefore and pray always that she may be accounted worthy to escape. Kumbaga, mga minamahal, tayo tapatakas. Worthy to escape. Like during the days of Lot. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, nang sila'y tumatakas, ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong lumingon. Ever see, amen? Sabi ng Biblia, huwag kang lumingon. Kapag lumingon sila, hindi sila makaliligtas. Abang umuulan ng apoy galing sa langit, asupre, sinusunog yung syudad na kanilang tinitirhan. Dahil sila'y matuwid, indiligtas sila ng Diyos. Ganon din sa ating panahon. Ever see, amen? Sabi ng Panginoon, huwag kang lumingon. So the tragic error of Lot's wife, mga minamahal, was placed her affection to the earthly society rather to heavenly one. Ever see, amen? Ang mali ng asawa ni Lot, lumingon siya. Siya'y naging aliging asin. Bakit? Yung puso niya nandoon sa Sodoma at Gomorrah. Ever see, amen? Ganon din sa atin. Kinakailangan maging karapat dapat tayong tumakas. Worth it, accounted worth it to escape. Sikapin po natin maging karapat dapat, mga kapatid, sa pagkatawag sa atin. So worthy, be worthy. Sabi po ng Biblia, huwag nating ilagay yung puso natin dito sa mundong ito. Ever see, amen? Kapag ang puso mo nandito sa mundo, minsan malungkutin ka dahil, mga minamahal, nandito yung kayamanan mo, nandito yung puso mo. Sabagat kung saan yung puso mo, nandun yung kayamanan mo. Kung ang kayamanan mo nasa langit, nandun yung puso mo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, sunod mga kapatid, live and walk in the Spirit. Tayo po'y lumakad at mabuhay sa Espiritu. Ever say amen? Sapagkat ang nabubuhay sa laman ay mag-aani ng kamatayan. Ngunit ang nabubuhay sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Ephesians chapter, o Galatians chapter 5, verse 19 up to 21. Kindly. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Now the works of the flesh are manifest, which are these:
adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, adultery, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Amen. 1 of 21 to 22, kindly. Chapter 22, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Galacia, Kabanatang 5, ang talatang 7 hanggang sa unahan. Sapagat ang laman ay nanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban naman, sapagat ang mga ito ay nakakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Darapat kung kayo'y pinanubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan, at hayag ang magawa ng laman as makatayod bagay ang mga pakikapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga pamanibugho, mga pagkakalitan, mga pagkapikapi, mga pagkababahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang katulad dito tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huli talaga. Amen. Everybody shout praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So ito po ang sabi po ng Biblia, now the works of the flesh are manifest. Hayag ang gawa ng laman. Everybody say amen. Adultery. Adultery, ibig sabihin, mga minamahal, yung pag-commit ng adultery, fornication, pagkikilawas, mga minamahal, uncleanness, karumihan, kasama na yung mga bisyo, mga minamahal, pag-uncleanness, karumihan, although yung cigarette, hindi mababasa, pero kasama yan sa uncleanness, everybody say amen. You are the temple of God and the Spirit of God is in you, sabi po ng Biblia. If any man defile the temple of God, God will also destroy you. Ayon ng Diyos. Ever see, amen. Lasciviousness at mga bagay na ito, mga minamahal, sabi po ng Biblia, idolatry. Pagsamba sa mga larawan, pagkukulam, galit, puot. Ever see, amen. Mga minamahal, at envying, murders, pagpatay, paginom, mga minamahal, and such like of these things, which I tell you, sabi po ng Biblia, they do such things shall not inherit the kingdom of God. Ever say amen. Ang gumagawa ng mga ganung bagay ay hindi makakakita o makapasok sa kaharian ng Diyos. So tayo po, we must live and walk in the Spirit. Ever say amen. Tayo po mabuhay sa Espiritu. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, faith, meekness, mga minamahal. Against us, there is no law. It means to say, you are not under the law, but you are over and above the law of sin and death. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So lumakad tayo sa Espiritu, sabi mo ng Biblia. Walk in the light, lumakad tayo sa liwanag, walk in the Spirit, be without spot or wrinkle. A glorious church shall be brought to heaven without blemish, without spot, without wrinkle. Walang kapintasan. Walang ikasaway sa Bisaya pa. Ever say amen. Yan ang iglesia ang dadali ng Diyos. Kaya kailangan tayo po'y maging ready. I-prepare natin yung ating mga sarili na tayo maging handa. Ever say amen. So ito po yung tinatawag na qualifications, mga minamahal, for the rapture. Napaka-importante maintindihan natin at ipamuhay natin, sapagkat kung gagawin natin ito anytime na kung babalik ang Diyos, kasama po tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. So mga minamahal, tayo po ay pinapaghandaan ng Diyos. Sabi po ng Biblia,
Lumakad tayong naranapat sa pagkatawag sa atin. Ever seen? Tayo po'y tinawag ng Diyos. Lumakad tayong naranapat sa pagkatawag sa atin. Ibig sabihin, ipamuhay natin ang kalooban ng mahal na Panginoon upang tayo maging handa sa pagbabalik ng Diyos. Ever seen? Malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Anytime, mga minamahal, hindi natin alam kung kailan. But the Bible says, no one knows of His coming. Ever seen? Walang nakakalam sa pagbabalik ng Diyos. Ibig sabihin, maging ready lang po tayo abang tayo nag-aantay sa mahal na Panginoon. Napakaganda ng mga panaginip ng mga kabatiran. Ever seen? Nakita niya doon sa langit, nakaputi, mga tao nagpupuri sa Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, yan ang mga taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ever seen? Ibig sabihin, this church, mga minamahal, kwalipikado sa kalooban ng Diyos. Amen? Qualify ang church na ito para sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya ihanda natin yung ating mga sarili, gawin natin ang kalooban ng Diyos para hindi masayang yung ating paglilingkod na ito, mga kapatid. Dapagkat, mga minamahal, kung tayo po'y nabubuhay sa laman, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Ever is amen. So we must walk in the Spirit. We must live for the Word of God. Amen. Kinakailangan lumakad tayo sa kalooban ng Diyos at lumakad tayong nararapat sa pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod, ihanda natin ang ating mga sarili. Napakapalad natin, mga kapatid. Amen. Tayo po ay pinagpala ng Diyos. Nandito ang Espiritu ng Diyos. Tayo po, abang nandito pa ang church, nandito ang Espiritu ng Diyos. Dispensation of grace na pang biyaya at habag ng Diyos. Hindi man tayo karapat dapat, subalit nanatili rito ang pangunawa ng Diyos sa atin. Nanatili pa rin dito ang presensya ng mahal na Panginoon. Pineperfecto tayo ng church, bagamat meron tayong mga pagkukulang, mga kahinaan, subalit abang tayo nagpapatuloy, nandito ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil nandito pa tayo sa dispensation of grace and the Holy Ghost. Nandito ang Espiritu ng Diyos, nagpe-perfecto sa atin, nag-revive sa atin ang mahal na Panginoon. Pinapalakas tayo ng Diyos abang tayo dumadalo, narandaman natin ang presensya ng Diyos. Abang tayo nagpupuri, narandaman natin ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, nandito ang habag at biyaya ng Diyos. Nandito ang church ng ating mahal na Panginoon. Ihanda natin ang ating sarili. Huwag nating pabayaan ang ating paglilingkod na ito. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Be holy in all manner of conversation. Magpakabanal tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, mga kapatid, upang hindi tayo maiwan sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tayo po imawit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Awitin natin, mga minamahal, take my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Hallelujah. Ipaabot natin sa Diyos ang ating pasalamat, mahal na minamahal. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. And realize the love within myself, there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am and give my life completely, Lord, to take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Take my life, a living sacrifice. I can't be content until I reach the place. Hallelujah. How little I have given up to you.
give.